with plate number Romeo November Mama 405, passing through Del Pan Street. Yes. Are you sure? Thank you very much for the information. What's that about? Sir, that was the highway patrol route. They spotted the vehicle Dalisa was looking for. Sandown. They saw it pass through Del Pan Street. La, alis lang ako. Oh, saan ka na naman pupunta? Meron doon kami mission na Lolo Delpin. Bakit, Cardo? May emergency ba ulit? May kinalaman ba yan doon sa sindikato ng droga na may hawak na Marta noon? Oo, dami-dami mo tanong eh. Siyempre, classified din siya sa Benny Chief. Ano, Chief, tara na. Isa tayo. Benny, hindi ka pwede sumama sa akin ngayon. Huh? Bantayan mo itong bahay at ang mga bata. Sige. Kuya Cardo, sabi mo ko sa akin kanina siya may puti matutulog. Yok, pasensya ka na. May trabaho ang Kuya Cardo mo. Pero huwag ka mag-alala. Pag-ising mo, katabi mo na ako. Kuya Cardo, mag-ingat ka po dun, ha? Kasi baka delikado dun sa mission niya, eh. Salamat, Makmak. La, tutuloy na po ako. Chief, ingat, ha? Cardo, ingat, ha? Kahit nandito sa loob si Nanay, hindi naman ibig sabihin na titigil yung buhay natin. Huwag mo susukuan ang mga pangarap mo. Di ba, gusto mo rin maging teacher parang si Nanay? Hindi na lang po. Oh. Bakit? Gusto ko na lang po maging abogado. Ipaglalaban ko po ang mga taong inaakusahan. Tulad po ninyo. Anak. Pag nag-aaral ka ng pagiging abogado, sa oras na matapos ka nun, malamang matagal na nakalaya ang nanay mo nun. Oo nga po pala. Sabi po nung mamain ka pulis. Si Kuya Cardo po, hindi po siya titigil sa paghahanap din po sa kriminal para makabalik na po kayo dito. Hindi rin kami tumitigil sa pagdarasal para sa'yo, anak. Annalyn, pasensya ka na kung ito lang yung nakakayanan namin, ha? Nakakayanan ko. Sabi ko naman sa'yo, eh. Kasalanan ko rin lahat to. Dahil ang liit ng kinikita ko. Kung medyo lumaki-laki lang sana, hindi ka na sana napilitan na magtrabaho dyan. Ano ka ba, Doming? Di ba sinabi ko sa'yo, wala kang kasalanan? Alam ko, mahal na mahal mo kami ng anak mo. Kapit ka lang, Doming, ha? Ipangako mo sa'kin. Hindi ka bibitiw. Walang bibitiw sa atin, anak. Huwag tayo mawala na pag-asa na magkakasama-sama muli. May isa pa po tayong hindi na po makakasama. Si Ninang Marta po. Parating na ba sila? Napandaway na po siguro yung mga yon. Sir, baka po may ipit tayo. Di kaya mas mabuti pa kung umalis na tayo. Ako magkasabi sa huwag ka natin alis. Ngayon, dyan ka lang. Okay, sige sir. Sir, dumating na po yung sina Mr. Lau. Huwag kang mawala sa paningin ko. Sige, sir. What we do after Chris demonstrate to us how to make Y magic, we're going to bring him with us. And the mission accomplished. From now on, we are going to be the number one group selling specialized cocaine. And the Twazans here in the Philippines will be no more. At least I could have found a group protecting Cheng Lau here in the Philippines. Sir, I hope you don't mind me asking, pero bakit ngayon lang namin nalaman to? We wanted to be sure about the information, and this looks like a solid lead. And who's registered for this car? No time to explain to us on the Lisa needs backup. The vehicle is parked at number 7 Redoblados Street in Manila.
So get ready, man. Are you okay? Is there a problem? No, sir. Nothing. Sir, anong sitwasyon? Dali, sir. Ba't wala kang vest? Sir, naiwa ko lang sa sakit. Hindi ka pwedeng pumasok kung wala kang vest. Positive na, nandyan sila. Pero antayin natin yung backup bago tayo pumasok. Thank you.
think you are? King! Nobody steal from me! Are you sure he did not see you then? Hindi niya ako nakilala. Hindi man lang siya nag... At least any hint? Nakita ka niya? Any? Joaquin, ako yung nandun. Nakita ko yung nangyari. Ano ko ba ang tinatanong mo? Ikaw ang sumagot sa akin. Bakit hindi mo alam ang kilos ng CIDG? That I tried to warn you, man. Pero ano? Joaquin, tandaan mo ito. Monte akong mapatay ngayon dahil doon. Huwag mo nang hayaang mangyari ito uli. Ricardo? Apo! Napapano ka? Ha? Wala ko tol. Kunting gasgas lang. Chip, yung mga kalaban nahuli na? Yung Mr. Lau nahuli na? Oo, Benny. Nahuli na namin lahat ng mga tauhan niya. At napatay na rin namin si Mr. Lau. Eh di ibig sabihin niyang, Cardo, makakalayo na si Annalyn sa kulungan. Oh.
sabi mo na patayin niyo na yung leader na galing Hong Kong. Eh, bakit parang may problema ka pa? Eh, nakatakas ang isala. At ang katumpo namin, siya ang leader ng sindikato dito sa Pilipinas. Pero kung napatayin niyo na yung Lau na sabi mo leader sa taga Hong Kong, aba, edi madali niyo nang mahuhuli yung taga rito. Tama ako, Kayla. So, ano na naman yan? May problema ka na naman ba? Ang aga-aga, ang lalim ng iniisip. Eh, kasi unay si Cardo. Parang ako masyadong na-apektuhan dun sa nangyari kay Martha maglipod eh. Ay, paano ako ikaw naman yun? Ano nga ako po? Yung hindi naligtas. Nanay naman eh. Hindi ba lagi kami nag-aalala eh? Pagkasama mo yung si Cardo eh. Ikaw naman, pag si Cardo na pinag-uusapan, nega ka. Nag-aalala lang. Eh, dapat naman mag-alala din tayo kay Cardo. Alam mo, hindi naman na ibang tao yan eh. Parang anak na natin yan. Eh, di ba nung araw-araw yata, nung nasa butolan tayo, kasama natin yan? Kaya nga na-develop ng over nung si Bunso kay Cardo eh. Maka-over ka naman. Ikaw rin, over ka. Magandang umaga po. Glenn, magandang umaga. Sir? Sir, pasok ko. Para sa inyo po. Uy! Salamat, Sir Jerome. Glenn, gusto mo sumubay ka na sa akin. Eh, may kailangan na kasi ako sa may kanto, kaya dumaan na rin ako dito. Hmm. Napadaan ka lang dito. Opo. Kaya bumili ka ng pasalubo namin ngayon. Tay! Style of bulok, oh. Bulok ba? Pinigil mo. Ay, Sir Jerome, tamang-tama. Papasok na yan eh. Pwede nyo nang isabay. Okay, okay lang kay Glenn. Okay lang ba sa inyo, sir? Oo naman. O, sige ho. Sasabay na ho ako sa inyo. Ay. Ingat ka. Sige, sir. Iyo, pag-uimistan mo, bulok na eh. Papa, ingat kayo. Sir, ano ang ibig sabihin nito? Glenn, gusto ko palang humingi ng pasensya sa'yo dahil nagtampo ako. Pinanghinaan kasi ako ng loob eh. Sir, naiintindihan ko naman ho yun. Karapatan niyo naman ho. Naramdaman yun eh. Pero yung ngayon ho, ano ang ibig sabihin? Glenn, kasi nabigla kasi ako nung sinabi ko na susuko ako. Pero na-realize ko na hindi pala ganun. Hindi pala ako papayag na pakawalan ka ng ganun-ganun na lang. Pero sir, napag-usapan ho natin, di ba? Oo, Glenn. Kaya lang, hindi madali eh. Mahirap yun eh. Sir, papahirapan nyo na yung sarili nyo. Pares tayo. Mahirapan ho tayo. Glenn, ako, mahirapan na ako kung mahirapan. Pero hindi ako susuko. Dahil para sa akin, isa kang kriminal. Bakit ho? Hindi kita tatantanan. Sir naman eh. Sakin na. Baka ulihin pa kita eh. Nanay, tupad po ni Kuya Cardo ang pangako niya. Nahuli nila po ang seminal. Makakauwi ka na, Ana. Oo. Miss na miss ka na namin. Kailan po kayo makakauwi? Malapit na, anak. Malapit na. Nay, pwede po ba pag naka-uwi na po kayo dito, huwag na po kayong aalis ulit? Oo, oh, hindi na ako aalis. Hindi na ako aalis, anak. Pangako po yan, ha? Oo, oh, pangako ko yan sa'yo. Sa tatay mo at sa lola mo. Sige, anak. Hintayin namin ang pagbalik mo. Sige po, Nay. Gusto-gusto ko na kayo makita, Doming. Sige, anak, ha? Bye po, Nay. Bye-bye, nak. I love you! Babay po, Nay. I love you too po. I'm happy for you and your family, Annalyn. Of course, marami pa rin proseso. Pero ang mahalaga, makakapiling mo na ang pamilya mo. Opo. Oh, maraming salamat po. Maraming salamat. Kung wala ka nang we found the burned body of Cheng Lau and that of another man inside the premises. Intel identified the body as another Hong Kong resident by the name of Nelson Wong. Sir, sino ba talaga yung Nelson Wong na yan? Business partner ni Lau na may drug operations din sa Macau. Malawak lang talaga nasasakop ang sindikatong yan.
Pero napakita natin sa kanila na kaya natin silang hintuin. Pero lang ang isang tao nakatakas ka lumi. Nakatakas? Yes, sir. Hindi ko siya namukhaan dahil sa kapal ng usok, pero malakas ang kutob ko. Yung taong yun ang protector nila din sa Pilipinas. Sabihin sa'yo. Wala ka nang dapat ikatakot at pag-alala. Patay na si Mr. Lau. Kaya makakalayan si Annalyn. Pero kailangan namin palitan ang identity mo. Ang pangalan mo at ang buong pagkatao mo. Marta, alam namin pinagsisihan mo lahat ng mga kasalanan mo. Pero kinakailangan mo itong panagutan sa batas. Iintindihan ko. Saka matagal na ko akong handa. Cardo, meron lang akong pakiusap. May hinanda kasi akong sulat para kay Annalyn. Baka naman pwede mong maibigay sa kanya. Saan mo? Makakarating sa kanya to. Salamat. Mag-ingat ka sana palagi.